Hindi ko alam kung paano na ulit ako magsisimula mag-vlog. Sobrang tagal ko nang walang upload, no? Pero sige, kaya to. And hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jom! And kung hindi ka man subscribe sa channel ko, subscribe ka na and click notification bell sa baba para ma-notify ka every upload ko ng video. So for today's video, no, na-miss ko mag-vlog. Kasi ilang araw na akong walang upload dahil for sure, ilan sa inyo is alam na kung bakit wala akong gana mag-vlog or mga past na nangyari. Pero this time guys, meron ako sa inyong i-introduce. Kaya ako naisipang maging productive talaga today. And yeah, sinasabi ko na sa inyo na meron ako inaasikasong bagay na ngayon na malalaman mga pinupost doon na sisimulan kong bagong business. Sasabihin ko lahat yun dito. Itong video na to is gagawin ko siya parang pre-launch nung business na yon. And lahat ng mga products ng first collection ko is ipapakita ko dito sa video na to. Meron ako in-upload na parang sneak peek ng mga ibang designs. Then meron akong another 6 designs na dito nyo lang makikita lahat. Dahil dito ko palang ipapakita kasi ang bala ko is sa Friday ko i-open yung shop ko since luluwas si Mama. And eto, dahil nandito ako ngayon sa Cavite, so ang mag-aasikaso sa pag-deliver in case man na umorder kayo is si Rogelio. Nandito siya sa Manila ngayon. Ngayon, sobrang ako na-excite kasi personal handpick ko lahat to, lahat ng designs na ipapakita ko sa inyo. And sobrang na-inlove ako sa designs niya. Kaya eto yung mga unang-unang mga ilalabas ko para sa inyong lahat, no? For sure, magtataka kayo, paano nga ba? Paano or saan nagsimula yung pangalan niya? By the way, yung pangalan niyang shop ko is The Amethyst Jewelry, yung name niya. Actually, backstory lang guys, no? Baka magtaka kayo, baka mamaya first time ko lang maging online seller or first time ko lang magkaroon ng own brand. 2015 pa lang, online seller na ako. Sa mga hindi nakakaalam, sabagay, hindi nyo pa naman siguro alam yun dahil 2017 ako nag-start mag-YouTube. Actually, mahaba yung kwento na yon, so baka hindi ko na siya makikwento dito sa video na to. Pero kung gusto nyo malaman yung journey ko doon, no? Comment down below and gagawa ko ng video para doon. Sabi ko kay Rogelio, tulungan niya ako mag-isip ng pangalan ng shop. And ayun, ang dami namin naisip. Actually, basta nag-end up lang kami sa The Amethyst. Kasi yung Amethyst na yon, alam ko birthstone yon. Pero hindi ko siya birthstone, guys. Alam ko, February yung Amethyst and purple yung color niya. Walang kinalaman yun doon. So, ang name kasi na Amethyst is isa siya sa gusto naming pangalan. So, future baby, ganon. Saktong-sakto kasi dahil yung second name yung Amethyst na naisip namin is Jewel. So, dapat Amethyst Jewel yung name niyang... name niyo. Nabigla akong naisip. Eh, since necklace or mga accessories naman yung ibibenta ko, why not lagay ko na lang jewelry? Since meron din namang word na jewelry, no? So yung jewel, napasok ko pa rin siya. Tapos nagkaroon pa ng another word na jewelry. So kaya siya naging the Amethyst Jewelry. Ayun lang naman actually yung kwento, no? So for sure, alam nyo naman na nakita na ng iba sa inyo yung in-upload ko nung nakaraan na mga design. So, papakita ko dito with names niya, guys, kasi nag-isip din kami. Actually, hindi mo ako nag-isip eh. Pinag-isip ko si Rogelio ng ano magandang pangalan ng mga necklace. Kasi gusto ko kapag kunyari, nilabas ko siya, meron siya sariling name niya. Para pag kunyari, hinanap siya sa akin. At least alam ko na and kilala siya bilang ganong pangalan. Amazing. Wait lang, ilalabas ko lang kasi hindi ko siya nalabas. Dahil nga, inayos ko tong ring light ko na sobrang ni-stress niya ako. Kaya wait lang guys, babalik ako kapag nailabas ko na sa ilang lahat dito. So, and dito na sila sa baba ko lahat. Napansin ko, nagkulang pala ng isang design kasi nabili na pala siya ng first ever customer ko na si Micah. Friend namin dito sa Cavite. And nung nilabas ko kasi yon, gusto niya na agad umorder. So, binigay ko na. Kaisa-isa lang na design yan, guys. Pero, post ko pa din yun para in case man gusto nyo, i-pre-order natin yung necklace na yon. Nalabas ko rin naman yung design na yon. Dito sa lapag ko, yung notebook ko, na sinulatan ng mga names nila. And kaninang umaga, kasi inasikaso ko na yung Google Sheets niya
gumawa ako ng Google Sheets for inventory ng stocks ng mga necklaces para alam ko kung ilan na lang pieces etong design na to. So, mag-start tayo kay Calypso. Sobrang ganda nito. As in, ako talaga sobrang may nabak sa mga designs na pinili ko, syempre. Ayan, ito yung Calypso. This is worth 200 pesos. After kay Calypso, din naman tayo kay Osiris. Ayun, Osiris yung name niya. At ito din, ang ganda din nito. Ito si Osiris. Ayan. Wave din siya, pero this time, hindi na siya bilog. This is worth 200 pesos din siya, guys. Ayan. So, next naman, dun tayo kay si Auri. Auri, kung ano man siya, kung paano siya i-pronounce. Airplane siya, guys. Ayan. Sobrang ganda. And this is worth 230 pesos. After ko mag-film, ipo-photoshoot ko pa sila dito. Ayan. Dito yung mga flat lay, yung mga background na bala kong gawin. So, mas matagal kasi siyang gawin. So, mas inuna ko siyang i-vlog. Next is Isis. Tapos, nilagyan ko siya ng ganun. Kasi, dalawang color ito na ipapakita ko sa inyo. Same lang sila, pero may, ang difference nila is color. Color niya. Isis Champagne. Ayan. Zoom in natin. Lapit natin sa camera. Ayan yung pagkaka-champagne niya is yung nasa gitna. This is worth 240 pesos. Kunin natin si Isis White naman. Ayan. Same lang silang 240 pesos. Mag-water lang ako. Iningal ako. Kakakadaldal ko dito. Next naman tayong design. Ito, isa to sa mga favorite ko talagang design. Ito naman is si Impepion design ko na stethoscope. Sobrang ganda nito as in. This is worth 230 pesos. So, next design tayo. Name niya is Tia. So, ayan yung design. Muna may star siya sa gitna. Hindi pala siya gitna. Gilid pala yan. This is for 240 pesos. Ayan. Next naman na design. Ang name niya is Psyche. Okay, nakataas po talaga yung paa ko, guys. So, ayan yun na yan. Para hindi ako mangawit. Psyche. Psyche yung name niya. Oh, ito. Lakas maka Barbie. Yan. So, itong butterfly na to is worth 230 pesos lang. Ang pretty niya sa personal. Next design, ito nga pala guys, yung nabili na ni Maika. Pero ilalabas ko yan. Ayan, ang name niya is Azalea. Yung mermaid tail na yan. So, kung meron may gusto niyan, pwede natin i-pre-order. So, proceed na tayo sa next design niya is itong Amphitrite. Ito din. Alam mo, lakas maka mermaid na ito kasi it reminds me of Little Mermaid. Ayan, si Amphitrite. Conch lang siya, guys, na merong pearl sa gitna. And this is worth 250 pesos. Next design is ang papangalalangan na nabubulol na. Ang pangalan niya is Electrona. Diba? Ang yung mga names talaga eh. Ang galing nga naman talaga ni Rogelio eh. Ganda rin ito, guys. Actually, wala namang tapon sa lahat ng design ko eh. Ganun ang marketing. So, Rayo, alam niyo yun, yung pag-promote mo to the highest level na eh. Syempre kasi Prada ko to eh, diba? So, ito, Electrona yung name. Ayan, sunshine. And this is worth 230 pesos. Okay, we have three last designs. So, ang next natin is si Hera. Hera. Alam mo yung parang pitit lang siya, pero ang ganda. Pitit crown. Ang papangalanan na, papangalanan natin si Hera. And this is worth 200 pesos. Last two designs is si Abeyona. Diba? Parang alakas maka Encantadia yung mga pangalan. Yeah. Ito, zoom in. Medallion siya, guys.
And this is worth 230 pesos. And this is the last but not the least design. Ang name niya is Asteria. Yan. This is worth 240 pesos. And yung ano niya, yung nasa gitna niya is gumagalaw. Gumagalaw siya. Handpick with love ko lahat to. As in, lahat to. Piling-pili. Actually, ang dami kong designs na pinagpilian. Pero, ito talaga yung mga feeling ko the best and deserve niya na maging first collection ng The Amethyst Jewelry. And pag-usapan na natin, guys, yung packaging na naisip ko. Ito is hindi kasi siya box, guys. Para siyang finold na finold. Papakita ko sa inyo. From logo and yung mga pinost ko sa Instagram ng mga sa highlights ko, mga shipping pictures, jewelry tips, and etc. Lahat yun ako nag-layout. Ito, itong mga papakita ko sa inyo ako nag-isip. Kuya, kung may gusto kayong gawing isang bagay, simulan nyo na yan, guys. Ito na yung sign. So, ito, guys, yung naisip kong packaging nung necklace ko. Ayan yung itsura niya. Kung makikita nyo, nakaganto lang siya. Ito yung ano niya, yung design. So, bale, pag kinlow siya, una yung ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan. So, bale, ganyan yung style nung packaging ko. Tapos, meron lang ako dito diamond na sticker or yung pang-close para hindi siya mag-open. Pero, pag in-open siya, syempre, ganyan yung magiging itsura niya. And then, meron ako ditong necklace card, syempre, sa loob, para siya yung mag-hold ng mga necklace. Ayan. Kumbaga, ganyan itsura niya. And meron din ako, syempre, yung thank you card. Guys, naisulat ko yung name niya dito sa taas. Tapos, syempre, hindi ko naman siya ibibigay lang sa inyo ng ganito lang. Syempre, ang theme ng business. And kahit naman saan, basta ang color dapat is color pink. So, ang bubble mailer ko is color pink. Ayan. Kung makikita nyo, dito yan nakalagay sa loob. So, ito, this is the practice mode. This is the practice mode! Ilang days lang after ko i-release to, mag-sold off naman, diba? Sabihin nyo naman. Ayan, guys. Ito, nakalagay siya dito. Diyan, kasyang-kasya siya. Walang labis, walang kulang, hindi nyo na nakita. Ayan. Mukha naman siyang malaki, pero saktong-sakto siya dito sa napili kong packaging. And naniniwala naman ako, guys, na habang tumatagal, mas mag-improve lahat. As in, from packaging and sa mga designs. Nung July ko pa to, inaasikaso, and September na, ngayon ko lang siya naisip i-open. Since, maasikaso talaga sa pag-open mo ng business. Lalo na kung own brand mo. Friday, September 18, i-open ko na yung The Amethyst Jewelry. Lahat naman ng links noon, lalagay ko sa description box, yung Facebook and Instagram. Dalawa pa lang naman yung mga social medias account niya for now. Tinatrabaho ko na rin yung Shopee account niya para sa ganun, sa mga gustong mayroong mag-COD. Pero this time, wala pa kasing COD. So, ang pwede lang is GCash, BPI, yun pa lang siguro. Basta mga, syempre, hindi pa naman tayo pwedeng lumabas. So, ganun pa lang muna yung mga online transaction. Mas active yung account ko sa Instagram. Nandun din yung mga order form, mga announcement, and kung paano alagaan yung necklaces na to. Sa Instagram, guys, follow nyo ako, The Amethyst Jewelry. Sa FB page naman is The Amethyst Jewelry din. Open din ako sa designs. Suggestions. Kung meron kayong requested na designs, mali nyo, sa second collection ko, isa na rin yun sa mga designs na ilalabas natin, no? Itong first collection ko is limited stocks lang siya. And ayun na nga, guys, no? I hope you like this video and give me thumbs up kung nagustuhan itong video ito. And comment down below if you have feature requests or suggestions paano na gusto yung mapanood sa channel ko. Ay, oo nga pala! Wait lang! Itong pre-launch ko is hindi ko lang basta-basta ipapakita sa inyo yung products, guys. Magpapag-giveaway ako dito sa mga first collection ko. Hindi lang isang manalo, kundi dalawa. May chance kayong manalo nitong Calypso na necklace and isang Isis Champagne. Ayan silang dalawa. So, bale, dalawang mananalo dito, guys. And, deadline nito is sa September 30. Yan, sakto yun na natin, katapusan. Ang mga mechanics lang naman nito, sobrang simple lang, guys. Kanina,
na, naisip ko na magpapag-giveaway ako. And buti na lang, bago ko tapos itong video na to, naalala ko. Sobrang haba na ng video na to, pero sana nag-enjoy kayo sa kadaldalan ko. And see you on my next video. Bye!